Balita kaninang alas 7:30 ng umaga, lungkot at panghihinayang ang nararamdaman ng isang OFW matapos mawala ang halos 100,000 piso na resulta ng kanyang pagtatrabaho abroad. Pero paglipas ng 7 months o 7 buwan ay nabawi rin ng OFW ang kanyang nawalang pera sa NAIA. Kung paano, at alamin natin kung may interes, at kung bakit umabot pa ito, naku grabe naman, 7 buwan bago nabawi. Alamin natin sa report, Yari Show 6, Sherwin Bata Alfaro. Makalipas ang 6 na buwan, hindi makapaniwalang maibabalik pa sa OFW na si Marilyn Villada, ang unay inakala nitong ninakaw na kanyang bag matapos dumating sa bansa. Laman ng bag ang 100,000 yen o halos 100,000 piso na inakala nitong nadukot sa kanya. Ayon kay Villada, hindi na nito inasahan pang makikita ang perang kanyang pinaghirapan mula sa Japan. Nang dumating noong Disyembre, si Villada mula sa Japan ay dumiretso itong umuwi sa kanilang lalawigan sa Nueva Ecija. Pagdating sa kanilang bahay, dito na naiyak ang OFW nang madiskubre ang nawawalang bag na naglalaman ng kanyang pera at inakalang nadukot sa kanya. Laking gulat na lamang ni Villada na makalipas ang 6 na buwan ay may abiso itong tinanggap mula sa Intelligence and Investigation Division ng Manila International Airport Authority tungkol sa nawawala niyang pera. Kahapon, formal nang itinon offer ni Assistant General Manager for Security and Emergency Services Arnulfo Junio, Airport Police Officer 2 Roderick Mejia at ni Senon Flores ng Lost and Found Investigation Section ng NAIA ang naturang halaga kay Villada. Swerte naman ni Villada na bukod sa pera na nakapaloob sa sobre ay nandoon din ang kanyang boarding pass, dahilan para matonton siya ng mga kinaukulan. Kaugnay nito, pinapayuhan ni Junio ang publiko na agad na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan kung sakaling may maiwan o nawawalang mga mahalagang bagay na naiwan sa NAIA terminals. Ipakita lamang umano nila ang sapat na dokumento o ebidensya na sila mismo ang nagmamay-ari ng mahalagang mga items na na-turn over sa Lost and Found section ng NAIA. Para sa DZR H Network News, RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZR H News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.